The Ata tribes are believed to be the first inhabitants of the Philippines. Hello world and hello Philippines. This is Vince Jet Javier, grade 4 students of St. Paul University, Philippines, and welcoming you to my travel vlog. And for today's vlog, we are going to Santa Ana, Cagayan to visit our pero kababayan, the Atas of Naramuan. From Tuguegarao City, we are going to travel by land for 3 hours up to Gonzaga, Cagayan, where my hometown is. Hello guys, welcome to my hometown. So this is where we live, and these are my parents, my mom and my dad. Okay, I think we are ready to go. So let's go to Santa Ana, guys. And from Gonzaga, Cagayan, another 45 minutes to reach the town proper of Santa Ana, Cagayan. And from Santa Ana, Cagayan, we are going to ride again for another 18 minutes via San Vicente, Gutan, Lubac, and Angib Road to reach our final destination, where the Atas community residing, the Naramuan White Sand Beach. Finally, we're here. Welcome to Naramuan. The province of Cagayan, located in northern Philippines, is a home to a great number of Negritos or popularly known as Atas. However, because of their nomadic character in seeking for their food and survival, they later moved to the uplands and some settled in the far-flung areas. And most of them are found in forested hills on the remote area of municipal areas of Pamplona, Santa Ana, Gonzaga, and Penablanca. These groups of Atas live in the hills and forests. And in the interior of the Sierra Madre Mountains, especially on their economic survival, is now starting to change. Atas live in a close-knit community. Their way of life is characterized by their care and concern for the entire community. And this is reflected in their mutual support and solidarity. They help each other in all areas of life. They build houses together, cultivate the land, they learn together, and frequently, they also cook together. As the indigenous people representative and leader, Pastor Jerry is spearheading movement to remind the younger generation of Atas about their rich and proud culture. Kuya, ano yung kultura at paniniwala na pinapanatili pa rin ninyo sa inyong komunidad bilang Aita? Pinapanatili namin ng paniniwala namin ng kultura namin. Ay parang kuan yung hanap buhay namin ay maghanap lang orchids, ganun, maghunting kami,
makahuli kami ng baboy ramo at yung mga orchids. Naghanap kami ng, punta kami sa dagat, mangingisda kami. At yun, kung marami kami makahuli, makuha, ay sa aming benta yun para mabubuhay kami. Kuya, ano po yung mga pwede at hindi pwedeng gawin dito sa Narangwan? Ang pagbabawal naman dito, sir, ay hindi pwede. Bawal yung pumutol ng kahoy kasi ang kahoy naman, sa amin galing yun ang kwan. Bumubulaklak yung kwan, yung mga punong kahoy. At yung galing sa mga honeybee, kaya bawal sa amin yun. At bawal magbumbong, bawal magkuryente. At kung mangisda ka, kailangan mano-mano lang sa. Maniwala kami pa sa may jujusin kami noon. May jujus kami noon, sir, ang pangalan ng jujus namin yun, si Magpakat. Kaya noon, hindi mo pa alam ng Diyos, ay pumunta kami sa bundok, kailangan magpaalam kami pa sa yung mga Diyosin namin noon. Yung baboy ramo ay parang kanamin, sir, handa at parang mag-ayalay namin sa mga Diyosin namin noon at magsasayaw sila ng kabataan, lahat yung matatanda. Noon wala pa lang, hindi sila mag-aalak, kundi magsasayaw silang lahat. Ganun po, sir. Ngayon ay hindi kami naman wala kasi napalitan na yan. Parang kasi natukasan namin na may Diyos na talaga. Parang magumaling yung mga naisakit. At kasi kumuha silang dahon sa bundok o kahoy na pwede parang gamot. At yung isasabay nila ito yung parang yun gamot namin yun, kaya yun tinuturo ko sa kanila kasi ayaw ko nang mawala yung gamot namin. Kasi kung bumili kami sa labas, meron na yun mabili na namin na gamot, kahit ang daming gamot. Hindi kami agad gumaling. Yun gamot namin yun, kahit lang kahoy. Ugat ng kahoy, kahit mapait, yung talaga automatic, wala pang 30 minutes ay gumagaling na yung magkasakit siya. Kaya bumili kami rin, sir, yung mga gamot sa labas. Kung hindi gumagaling yung magkasakit, yun ang mas importante po rin namin, sir. Kasi nagre pa yun, hindi kami bumigil, ay walang pera. Kahit wala kang pera, o pumunta pala sa bundok, kumuha ka lang. Kung may celebration kami noon, sir, ay walang gasol, walang headlight, walang kuryente. Ang ginagamit namin lang yun, mag-ipon kami ng maraming kahoy at susunogin mo yun. At kasi mag-celebrate yun, may celebration, magsasayaw sila sa mga kanyang apoy. Yun pa nakailaw namin, yung apoy. Doon kami sa gilid para may ilaw kami po. The Etas still rely on the natural resources as their major source for the economic activity such as foraging, hunting wild animals, farming, and fishing. But here in Narangwan, Santa Ana, Cagayan, since they live near the oceans and mountains, their economic activity are hunting, foraging, and fishing. Foraging is one of the oldest occupations of the Etas, where they gather edible plants, wild orchids, and ornamentals directly from the wild. Foraging is one of the major activities of the Etas here in Narangwan, in order for them to survive in their daily needs. Edible plants and wild orchid and ornamental plants cost 25 pesos per piece.
fishing. Fishing is one of the seasonal economic activities of the Etas. They usually do fishing during sunny seasons. The Etas were only there and they were in goggles when fishing with the use of batawat or ear gear or improvised arrow. Iti family Javier, gyaman kami unay iti suportayo kanyami tangal daw ken sapay kumata itultuloy ti apo iti salon atyo ken iti panagtrabaho yo tapos iti kastakit at adupa iti tulungan yo akas kanyami gyaman kami Javier. Salamat kasi nakita na kami. Nakita niyo kami at saka kahit saglit lang nakapiling niyo kami. At thank you so much. Pusong dalisay ang aming awi. While some people prefer to live an urban life, Etas believe that living in a rural life is best. The beauty of the world lies in the diversity of its people. And once again, this is Vince Jet Javier saying strength lies in differences, not in similarities. Let us preserve the culture and traditions of our indigenous people, the Etas.